inyong sariling karanasan kung paano kami narito, anong ginawa nyo nung nasa loob na kayo, paano kayo na paalis. Sige po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, Mr. Chairman. Ako po ay na-recruit sa isang paaralan dito po sa Region 12, particularly Mindanao State University po noong 1990s. Ako ay naging membro ng League of Filipino Student. Then after 2 years, I was recruited as a member po ng Kabataang Makabayan. Then after 1 year, naging candidate member po ng CPP. Then 1996 and hanggang 1998, naging full-time organizer po ako ng youth student sector dito po sa area ng Gensan at sa buong area ng South Cotabato. Then 1998, nag-decide po ako na sumampan sa New People's Army. So I had been in the New People's Army since 1998 hanggang 2018 po. January 2018 lang po ako umalis at sumuko po sa gobyerno. So all in all po, 26 years ako sa Kilusan, 6 na taon po yung white area experience ko at 20 years po ako na nasa armado po. Sige, ano pong naging active studies nyo nung nandun kayo sa Kilusan? Yes, Mr. Chairman. Nung nasa paaralan po kami, of course, gaya ng sinabi ko kanina, when I was recruited as a member of PM, and later on, naging member po ng CPP as candidate member, nag-organize po kami ng mga kabataang estudyante. Hinihikayat po namin silang sumali sa kilusa namin. Sa totoo lang, napakasimpleng mga issue lang naman yung pinagbabatayan namin. Issue lang ng kakulangan ng libro, ng paralan, medyo mabahong facilities ng paralan gaya ng mga palikuran. Kasi yung paralan namin ng mga panahon na yon, hindi pa masyadong marami yung infrastructure dun sa loob kasi nga medyo malikabok. Yun yung mga domestic issues dun sa loob na pinapalaki namin para makahikayat kami ng mga mag-aral na sumapi sa kilusa namin. Then later on, i-indoctrinate na namin doon sa sinasabi naming national situationer na kung saan andun na nakapalaman yung pananaw ng Kilusan hinggil sa gobyerno. Then later on, medyo palalimin yon, bibigyan na namin sila ng initial na pag-aaral hinggil sa Philippine Society and Revolution. Actually, yung main reference book namin doon sa pagbibigay sa kanila ng usaping panlipunan at revolusyon ay ang libro mismo ni Amado Guerrero na pinamagatang Philippine Society and Revolution. Actually, nila-lecture namin yan sa loob ng paralan. Ginagawan lang namin ng outline para mas mabilis at madali naming ma-lecture sa mga estudyante. Then later on, pag medyo okay na yung mga mag-aral, medyo buy doon sila sa idea, isasali na namin, pasasalihin na namin sila sa iba't ibang mga mass actions. And later on, dinadala na namin sila sa iba't ibang mga communities ng urban poor, communities ng mga manggagawa, community ng mga magsasaka, community ng mga indigenous people. Pero yung mga community na yon, yun yung mga community na organized na rin CPP no, sa urban areas. At yung mga magsasaka naman ng mga komunidad at IP ay organized ng CPP NPA talaga kasi nasa kanayunan yun. Mayroon ng usapan kami ng mga organizers sa white area at saka yung mga organizers dun sa mga komunidad kung paano yung handling sa mga kabataang dinadala namin sa komunidad. Kaya pagdating doon sa komunidad, doon sa tinatawag na basic masses integration, ang nangyayari noon, nasusupplement ng mga masang na-organize namin, yung mga pinagsasabi namin sa mga kabataan. Kaya nga, napakadaling makubinsi yung mga kabataan na paniwalaan yung narratives namin sa kanila. Kaya may mga pangyayari na nasa napakaiksing panahon, yung iba ay nagde-decide talaga na huwag nang magtakos ng pag-aaral at direkta nang sumampa sa New People's Army. Yun po. Pero yung iba na ayaw din pa na pumunta ng kabundukan para humawak ng armas,
ay ano namin, minimaintain namin sila na maging aktibo sa loob ng paaralan at doon sa tinatawag naming urban work, no? Kaya yung iba, hindi man namin ma-recruit bilang mga kadre ng partido at ng New People's Army na ma-deploy sa Kanayunan, pero naging mga kadre din sila at organizer sa revolutionary urban work. Kaya na-assign sila sa hanay ng mga manggagawa, na-assign din sila sa hanay ng mga maralitang tagalungsod, na-assign sila doon sa tinatawag namin pag-o-organize ng mga middle forces, yun pong hanay ng mga professionals. And later on, kasi nga yung iba sa kanila naging mainit din kasi ginagasgas talaga namin sila doon sa usapin ng mass mobilization sa kalunsuran, kaya napag-iinitan din. Kaya yung ibang napapag-iinitan, ang nangyayari, kinukumbinsa na namin na ito na yung pagkakataon na pumunta na kayo ng Kanayunan para direktang sumama sa bagong hukubayan. Kasi pag tigil kayo dyan sa urban areas, ang isang malapit na pinakamalapit na posibilidad ay may mangyaring masama sa inyo kasi pinag-iinitan tayo ng state forces. Kaya yung direction pa rin, kahit hindi kaagad sumampa sa NPA yung mga na-organize ng mga kabataan sa paaralan, pero yung direction pa rin later on, doon pa rin. Kaya after na nag-full-time organizer sa urban areas, may mga ilang kasama kami na after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, ayun, pumunta din sa NPA. Eh ngayon, nung nasa NPA na, ako naman, nung 1998, nung pag-akyat ko, napakabilis nung promotion ko sa loob kasi nga galing ako sa hanay ng kabataang estudyante. Naging dumaan ako bilang political guide ng isang squad ng NPA, naging squad leader, naging CO ng isang platoon, naging political instructor ng isang platoon ng NPA. Then later on, naging secretary po ako ng isang front. And noong 2005, I was installed by the Far South Mindanao region na maging spokesperson po ng NDF Far South region. Yan pong region na humahawak po ng buong Region 12 at mayroong dalawang probinsya na sakop po ng Region 11. Yan po yung AOR ng Far South Mindanao region. And noong 2013 hanggang 2016, binigyan din ako ng isang task pa, no, bilang isang regional political director ng New People's Army dito for sa Far South Mindanao region. And 2016 hanggang 2017, before I left the movement, naging head po ako ng Regional Peasant Bureau. And I was elected noong 2006 hanggang 2017 as Deputy Secretary po ng Far South Mindanao region. So yung karanasan ko po doon sa loob ng Kilusan for 20 years, especially doon sa CPP-NPA talaga, napakarami po. Napakarami kaming napag-uusapan. Lahat po ng napag-uusapan kanina, nung nagsimula po yung hearing, talaga napag-uusapan din sa loob. Yung usapin po ng ano ba itong mga legal fronts. Actually, hindi po talaga red tagging eh, kasi kami sa loob, part talaga po ng party policy talaga na palakasin yung tinatawag naming national democratic movement. Yan po yung naka-assign talaga sa urban areas po. Kaya nga may tinatawag kami na white area orientation eh. Ibig sabihin nun, sa white area orientation, kailangang palakasin yung pambansa demokratikong Kilusan sa kalunsuran, lalo na po sa hanay ng mga manggagawa, sa hanay po ng maralitang tagalungsod, at sa hanay po ng mga kabataang estudyante. Yan po ay integral part ng National Democratic Revolution. Hindi po maaring manalo yung revolution kung hindi po epektibong mapapakilos yung mga sektor na to na nakatira po sa urban areas. Kaya kasabay nun, yung tactics po na kailangan magtayo ng iba't ibang mga legal organizations, huwag lang magpatali sa isa. Kaya kung nakikita po natin, dati-rate LFS lang yan, dati-rate NUSP lang yan, CGP lang yan, Bagong Aliansang Makabayan lang yan, noong 1987 sa election, Partido ng Bayan. Pero lately po, nagkaroon na po ng iba't ibang organizations gaya ng party lists. Kaya nga pumasok yung Bayan muna sa taong 2001, then later on, dinagdag yung Gabriela,
idinagdag yung anak pawis, idinagdag yung migrante, idinagdag yung act teachers, idinagdag yung piston, idinagdag yung kabataan party, bangsa suwara, Moro party, at saka marami pang iba. So lahat-lahat yun ay creation talaga ng CPP. Ginamit niya yung... Manuel, gano'ng kalalim yung kaalaman ng agenda? Of course, ang tanong ko susunod, paano niyo pinagtitibay yung link between yung underground, yung CPP-NP mismo, doon sa mga legal fronts na sinasabi niyo kanina? At gano'ng kalalim yung kaalaman ng agenda doon sa mga legal fronts na binanggit ninyo? Sino lang ang nakakaalam ng tunay na agenda ng CPP-NPA? I suppose hindi naman lahat ng miyembro ng Gabriela o miyembro ng ACT o yung mga napanggit kanina ng mga kilusan, mga legal fronts, eh alam nila kung ano yung tunay na agenda. Hindi ba? Tama po, Mr. Chair. Dito nga pumapasok yung sinasabi naming deception eh, kasi sa totoo lang din naman po, hindi naman lahat ng member ng Gabriela, Bayan muna at iba pa, ay alam to. Kaya nga, yung karamihan sa kanila ay unwittingly na deceived lang talaga ng kilusan. Ang may alam lang talaga nito, Mr. Chair, of course, yung CPP, no? Mula sa national leadership hanggang sa pinakababa. Kasi hanggang sa sanga ng party branch, party branches ng partido, kasi napag-uusapan ito bilang isang pulisiya at bilang isang programa. Ngayon, yung link talaga ng CPP sa mga organization na to, part kasi sa organizational na policy ng partido na maglagay talaga ng tinatawag naming party group sa loob ng mga legal organization na itinayo niya. Kaya yung nasa pamunuan ng bawat legal na organisasyon, I'm sure po 100% ay mga party members yan. Kasi policy yan at saka programa ng partido, hindi po sila maaring mapunta sa ganung posisyon ng legal na mga organization na yan kung hindi po sila party members. Malinaw po yan kasi nakasaad din yan sa party constitution po ng partido. Nandyan po yan, may provision yan. Kaya sinusunod lang lamang naman po ng mga party members at kadre yung laman ng party constitution na bawat legal na mga organisasyong itatayo dapat mayroong party group sa loob. Yan po yung link, yan po yung nagli-link. Ngayon, another question. Ano nagiging pasihan o batayan kung sino yung mapupunta sa armed guerrilla sa NPA at sino yung mananatili para dito sa mga kilusan na nakalutang? Mr. Chair, actually, yung CPP naman ang yung panawagan niya as much as possible kung sino yung ready talaga na mag-opt for armed struggle, talagang tinatanggap niya. May tinatawag na kami sa loob na ideological campaign eh. Dapat lahat ng nasa white area, pagkatapos ng ilang taon, dapat umakyat na. Pero it so happen na mayroong mga iilan na ayaw talaga at gusto lang manatili sa sinasabi nilang parliamentary struggle. Kaya naiiwan sila sa urban areas. Pero may mga pagkakataon din po na base sa assessment and evaluation ng party kung sino yung effective talaga sa sinasabi naming white area operation, talagang pinagdidesisyonan ng party na maiiwan. Say for example, of course, yung mga party list representative po na under sa Makabayan Block and considering po sa kanilang skills, no? At saka yung capacity nila ay talagang ano po sila, fit na fit po sa white area operations ng Kilusan. Kaya dyan po sila inilagay. Ngayon yung requirement po para sa kanila, in the first place, dapat maging party member yan to ensure the loyalty, no? Yung kanilang loyalty sa party. Kasi nga, yung pagiging representative ng isang party list, napaka-vulnerable po sa tinatawag naming co-optation. Eh. Kaya nga, sa loob ng party, pinag-uusapan din talaga sino yung maaaring ilagay doon. So may requirements. Kaya nga, gaya ng sinabi ko kanina, dapat party member yung magiging nominee ng mga party list. Hindi lang po party member, kundi kinukuha muna talaga yung loyalty niya. Pagkatapos, hindi lang simpleng membro, kundi kadre talaga ng partido yan. And specifically, yung task nila bilang kadre ng partido
ay para sa tinatawag naming open legal mass movement, including po yung mga usapin sa loob ng Kongreso bilang mga representative po sila ng iba't ibang party lists ng CPP, na created po ng CPP. Thank you. Si Kaamihan na dyan. Pareho rin yung kanyang i-testify. Mr. Chair, Kaamihan is also from Mindanao but like me, di doon siya na-recruit sa UP Visayas sa Iloilo. Maganda rin ang kwento niya at I think nasa online na siya. Yeah. Kaamihan, can you come?